Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'll be sharing kung paano ko ipapack yung hospital bag ko for my second born since we are now on my 36 weeks. Next month, manganganak na ako. And isishare ko sa inyo kung paano ko pinack, ano yung mga laman ng hospital bags ko. Ito guys, hindi talaga siya kompleto kasi malapit lang kami sa hospital. 3 to 5 minutes away lang. If ever kung may makalimutan man, mabilis lang namin makuha or makisuyo. Sinigurado ko naman na lahat ng kailangan ay nadadala ko or nandito sa bag na to. Actually, wala pa akong mommy's bag. Wala pa akong bag na lagayan ng mga gamit ko. Pero, hindi na siguro kailangan. Nilagay ko na lang yung gamit ko sa ganito. Ayan, pang shopping kasi malaki siya. Diyan lahat ng gamit ko nakalagay. So first, uunahin natin yung gamit ni baby kung paano ko siya pinapack para malaman nyo din kung ano yung malaman. Dito ko nilagay yung mga gamit niya, guys. Ayan. Sa mega box ko siya nilagay. Ang mega box na to is 18 liters yung size niya. Ang laman nito lahat, damit niya lang talaga. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pinapack. Bumili talaga ako ng mga sellable plastics, zipper, ayan. Kasi, minsan, di ba, yung mga kasama natin, husband natin, kung sino may yung kasama natin doon sa delivery room, masyadong clueless. Parang, wala silang idea kung ano yung ibibigay kay nurse. Kaya nilagay ko dito kasi para mabilis nilang mahanap at may mga pangalan na. So, dito ang ginawa ko guys. Bumili ako ng sellable plastic and nilalagay ko na lahat doon sa loob. So katulad nito nakalagay, baby clothes after delivery. So ibig sabihin, ito yung ibibigay nila sa nurse para pambihis ni baby pagkalabas niya. This includes, meron siyang lampin, meron siyang pranela, damit, of course, pampers, booties, mittens, nandito na lahat. Mas mabilis nilang mahugot to and then ibigay na lang doon. Okay? Pangalawa, yung damit na nilagay ko, eh, syempre, hindi natin makakalimutan yung baby's going home outfit. Ayan, pag umuwi na, ito na yung ipapasuot kay baby. Kumbaga, nandito na rin lahat, mga diaper, nasusuotin niya on that day. Nandito na rin yung lampin. At ang dinala ko sa kanya, frog suit lang. Frog suit, kasi para no need ng balutin ng pranela. Frog suit, then same as usual, meron siyang mittens and boots. Pangatlo, ito yung mga extra clothes niya lang. So, baby extra clothes. Kasi minsan, di ba, pag nasa hospital tayo, hindi natin alam kung ilang araw tayo doon, ilang araw tayo magstay bago tayo makauwi. Ginawan ko na lang siya nito na mga extra clothes niya. So, this includes, meron din ulit diaper sa loob. And then, yung pang-araw-araw niya na pag binihisan ko na siya, nandun na lahat. So, bali, ano yan? Dinalan ko siya ng tatlong set na extra clothes. Ayan. So, puro extra clothes ito. And then, dito sa malalaki, extra ulit ito. So, bali, dalawang frog suit. Ayan. Dalawang baru-baruan, dalawang onsi, board pad, and bib. So, nandito lahat. Dinalhan ko na lang din siya ng extra. Limang lampin, dalawang pranela, tsaka isang sleep sack. So, yung sleep sack, guys, itry ko lang kung nagugustuhan niya. Kasi, dun sa una, hindi ako gumagamit nun. Pero sabi nila kasi, comfortable daw yung baby dun. So, itry ko lang kung sakali makatulong sa kanya na baka hindi na siya iyakin pag subukan ko tong sleep sack, hindi siya giginawin. Yan lang yung laman ng lahat. Damit lang ni baby yon. So, bakit ko dito nilagay? Kasi gusto ko lang talaga makita nung sa labas pa lang, hindi na nila hahalungkatin. Kumbaga, nakikita na nila kung ano yung nandito sa loob. Ganun po yung purpose ko. Bakit nilagay ko siya sa transparent na box. Ayan yung first box ni baby. And ito pala yung last. Pampers niya. So, hindi ko dadalhin lahat sa hospital kasi ang laki ng balot. Dinalan ko na lang siya ng ilang piraso ba to? Dinalan ko siya ng 10 piraso. So, nandito lang din. Ayan. Pampers niya. Ito naman tayo sa mga gamit. Again, dito ko siya nilalagay. Mega box ulit. Pero,
Hindi ko alam kung ilang letters to eh. Large daw. Mas maliit ng konti. So again, bakit ko siya nilagay dito? Para ulit makita nila na ano yung laman itong box na to. So dito ko lalagay yung mga gamit ni baby. Ayan. Ang bango. Purity cottons niya. Then cotton balls. Ito sobrang gamit na gamit kasi tuwing nagpo-poop yung baby, yung bagong labas pa lang, bawal kasi gagamitan ng wipes. So, ang ginagawa namin dito, maglagay kami ng water, then, ito lang cotton balls. Pahid namin sa puwet ni baby. Para, kasi masyadong sensitive pa daw pag ginamitan ng kung ano-ano. So, water na lang. Cotton, then cotton balls. Alcohol. Ayan. 70% lotion. So, malaki na yung binili ko. Kasi, ma-alcohol din talaga ako. So, ako lang yung makakaubos nito. Sobrang, din sa puso din niya. Thermometer. Ito, guys. Kailangan talaga to. Wipes. Ayan. Yung wipes namin. Next, ito yung cotton buds. Ayan. Baby flu. And then, yung pulbo niya. Alam ko, bawal pa yung pulbo. Pero, konti-konti lang. Sa may curtain banda. Ayan, malaki. Johnson yung ginamit ko. Kasi naghahanap ako ng fisan ngayon. Parang wala na silang ganun. Pampaligo niya. Ayan, pampaligo niya, guys. Ito yung ibibigay sa nurse. Kasi diba naghahanap sila ng sabon. So, ito po yung ipapabigay ko sa nurse. Importante talaga. Next, yung iba hindi gumagamit nito. Pero bumili na rin talaga ako. Aceite de manzanilla at aceite de alcampurado. BB oil. Itong BB oil, baka nagtaka kayo, ba't kalahati na lang? Kasi, gamit namin to dito sa bahay eh. Pero since minsanan lang naman, hindi na ako bumili ng bago. Ito na ang dadalhin. Para makatipid pa. Tissue. Ayan. Tissue for me. Man, ayan, Colgate. Betadine. Pang-wash. After manganak, ito talaga yung ginagamit. Pang-hugas. And then, sabon ko. And shampoo. Wala pa pala akong shampoo dito. Yun lang guys, yung nakalagay sa isang sa mega box ng baby ko. Sa gamit ko naman yung dadalhin ko is yung mga basic lang din talaga. Eto. Nakasailed ulit siya. So, going home wear. Eto yung susuot ko pagka-uwi na sa bahay after manganak. Naka-ready na din yung susuotin ko just in case. Start na mag-labor. So, ito yung susuotin ko, guys. Dress lang siya. Ayan. Nagdala akong dalawang shorts, dalawang pants. Mga extra ko lang yan. Then, medyas. Kailangan ng medyas. Kasi sabi nila, malalamigan daw. O, malamig talaga doon. Sleeper pa pala. Pero, hindi ko pa nalagay dito. Dito lang naman yung sleeper ko. Ito. Ng overall, nagdala din ako ng overall just in case kasi minsan malamig and sabi nila bawal malamigan yung bagong nanganak, ganon. Dalawang dress, kailangan talaga dalawang dress. Yung dala kong dalawang dress dito is may button dito sa harapan kasi diba pag nagpa-breastfeed kasi magpa-breastfeed talaga ako guys, di ako papayag na hindi. Dito may button para pag nanghingi ng milk si baby, mabilis lang. And the last one, yung kailangan, syempre, nursing bra. Yung, pag nagpadede ka, hindi ka na mahirapan, di mo nagaganunin yung bra mo. Yung ano mo na lang dito sa may button. And then, underwear, kailangan talaga yun. Towel, face towel. At saka towel, pag naliligo. Last, adult diaper. Ito dalawa talaga yung binili ko po kasi, last kasi nagkulang eh. Nagkulang talaga sa akin. So, apat na to. Medium yung size. And, maternity pads. Ayan. So, ayan lang yun sa akin. Yun lang yung kailangan ko sa akin. And then, about dun sa documents, di ba, kailangan din yung documents, kailangan nyo din magdala ng ganun. Sa akin naman, kasi yung mga record ko lahat, nandun kay Doc. May kopya si Doc. Sa mga record ko. So, no need ko nang dalhin yun. Yung sa PhilHealth naman, dito na rin sa asawa ko. And mga IDs, syempre, nandun na yan lahat sa wallet ko. So,
hindi ko na ano yun. Kung may mga makakalimutan naman, mabilis lang na sa sinasabi ko kasi malapit lang kami sa hospital. So mabilis lang mabalikan dito sa bahay. I-share ko lang pala guys. Bago ko to na ano lang nabili or ano ba, dinadahan-dahan ko para hindi kayo mahihirapan. Ganun po yung tips dyan. So, nag-start kami mamili. Mga 5 months pa lang yung tiyan ko. Pag pumupunta kami ng grocery, talagang nagbubunot ako ng isang cotton buds, then isang alcohol, ganun. Then, pag next grocery naman, kumbaga, wala sa plano na bibilhin mo talaga yun. Kumbaga, isingit-singit mo lang siya. Hindi mo maramdaman na nakaipon ka na pala ng gamit. Ganun nangyayari sa akin eh, hanggang nakumpleto ko sila. So, parang hindi mo talaga naramdaman na yung bigla ang gastos, ganun. So, ganun yung pinaka-tips doon. Regarding doon sa mga damit ng baby ko, it's all from Okay. Maliban na lang siguro doon sa lampin, kasi yung mga lampin niya bago talaga. Lampin, pranela, meron pa pala changing diaper dito, hindi ko naipakita sa inyo. From Shopee yun. Sobrang mura. Never ako namili sa mall kasi namamahalan talaga ako sa mall mamili. So, namili ako sa Shopee. And the rest, yung mga damit, frog suit. Ang cute pa, may mga, yung iba nga dun, meron pang tag eh. From Ukay yun. Niipon ko lang din sa mga nabuksan ko na bulto. Hindi naman kasi ako ganun maarte. Pinaplansya lang, nilalaban ng husband ko din, pinaplansya lang ng maigi. Ganon. Medyo, ito yung mabigat. Oh, ito yung dali na medyo malaki-laki. So, ayun guys. Yung comforter niya. Kasi medyo malaki talaga siya. Ayan. Maganda yung quality nito guys. Nabili ko siya sa Shopee worth 650. May nakita akong ganito dito sa mall, sa Gaisano. Mas mahal siya. Nasa 1-2. So, ito natuwa naman ako. Kapal niya. At ilalagay namin to sa crib. Kasyang-kasya sa crib. So, ayan lang. Kailangan ng konting discarte eh, para makatipid. So, hindi ko na naano. And, bumili kami ng duyan. Ito. Ipapakita ko sa inyo. Yung duyan niya. Ayan. So, bali magiging ganito siya. Forma. And may duyanan kami dito. May sabitan na kami. Yung duyan na yan, worth 200 pesos lang. So, yan yung nabili ko kasi, diba pag baby, kailangan nakaganon, nakaipit. Kasi gusto sana namin bilhin yung parang bilog. Oblong ba yun, ganon. Eh, medyo pricey kasi yung wala masyadong butas eh. Para safety si baby. Pero, medyo pricey siya. Kaya naisip ko na ito na lang ipalit namin doon. Safety din naman siya at fresh. Kasi pag nilagay mo siya, pumapasok lang yung mga hangin kasi parang siyang net pero malambot. Ayan. At mura lang, 200. Matry nga namin kasi last sa firstborn ko talagang nahirapan kami patulugin. Lagi namin siyang karga-karga. So hopefully this time, makarelax kami ng konti. Ano pa ba yung isa-share ko sa inyo? So, yun lang guys. Yung laman ko ng hospital bag at kung paano ko siya pinapack. So, kung nagtatanong kayo kung saan ko nabili yung mga sealable plastic na to, this is from Shopee. Shopee talaga siya guys. May mga sukat naman doon kung ano yung mga sukat na kailangan nyo. Ayan, yung mas mabilis. Kasi, yun na nga. Kung sino yung mga makakasama nyo sa hospital, tapos syempre ikaw yung nagpapack ng bag mo. Hindi nila alam kung ano yung saan dito. At least, sa mga, pag may sealable plastic siya, may mga pangalan. Kung kanino to, kay baby ba to, or kay mommy, or anong laman nito, makikita nila kaagad. Lalo na yung mga asawa nyo na masyadong clueless, halongkat dito, halongkat doon. Mahirap yung ganun kasi nagkakagulo yung gamit. At magulo talaga. So, yun lang siguro yung share ko, guys. See you in my next vlog. Bye! Thank you sa lahat ng nag-subscribe. As of today, October 25, we have 810 subscriber. October 25, yes. Sobrang thankful ako sa inyo, guys. Sana marami pa mag-subscribe at mag-support dito sa channel ko. And, yes, thank you. Thank you sa lahat. Bye!